Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 309 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo bumisita sa Los Baños Public Cemetery upang maganap ng kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Laguna. Halika't sumama kayo pang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay, at bisitahin ang huling antungan ng isang aktor sa pelikula at telebisyon na lumabas sa maraming mga pelikula at drama sa telebisyon sa loob ng mahigit 30 taon mula pa noong 1984. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ay ang mausoleo ng pamilya Mabesa at huling hantungan ng aktor at direktor na si Tony Mabesa. Si Antonio Ocampo Mabesa o mas nakilala bilang Tony Mabesa ay sinilang ng 27 ng Enero taong 1935 sa bayan ng Los Baños sa Laguna. Siya ay isang aktor sa pelikula at telebisyon na lumabas sa maraming mga pelikula at drama sa telebisyon sa loob ng mahigit 30 taon mula pa noong 1984. Si Mabesa ay nag-aral ng high school sa UP Rural High at kumuha at nagtapos ang kursong agriculture sa UP Los Baños. Si Mabesa din ay nakakuha ng master's degree sa theater arts sa UCLA noong taong 1965 at master's degree sa education mula sa University of Delaware noong taong 1969. Nag-aral din si Mabesa ng dramatic literature mula University of Minnesota. Bilang guro, si Mabesa ay nagturo ng theater arts sa UP kung saan siya ay nagtatag ng pangkat sa teatro na dula ang UP noong taong 1976 at ang UP Playwright noong 1980. Si Mabesa rin ang nagturo at nagsanay sa mga magagaling na artista sa teatro at pelikula kabilang sina Eugene Domingo, Noni Buencamino, Neil Ryan Sese at marami pang iba. Si Mabesa ay lumabas sa mahigit 160 mga pelikula at programa sa telebisyon bilang aktor mula taong 1984 hanggang 2019. Siya ay unang lumabas noong taong 1984 sa pelikulang Daddy's Little Angel na pinagbidahan ni Dolphy kasama sina Connie Reyes, Panchito, Snooki Serna, Maricel Soriano, Julie Vega at Janice de Belen. Hoy Rosemary, hindi ito ang lugar para magbilad tayo ng mga kasiraan natin sa buhay! Siguro kung hubad-hubad lahat yun eh. Yes, Mariosip naman, Uncle. Bueno, you must remember, bold ito, but artistic. Baka hindi makapasa sa sensor yan. Sa FRB. Kilala naman niyo ako, Uncle. Ang ilan sa kanyang mga pagganap pa sa pelikula at teleserye ay ang 1985, Hinugot Ka Lang sa Langit na pinagbidahan ni Maricel Soriano kasama sina Charito Solis, Dante Rivero, Altantay, Amy Austria at Ruel Santiago. Oh, Mr. Virgil, you came at a bad time. I just came from an executive committee meeting regarding our bank's overseas loan. I have this friend who's dying of cirrhosis of the liver and I have to see him soon. Where's your file? Oh, this is the decision of the committee. Mr. Virgil, there is an economic crisis. Money's tight. Ang dami-dami naming kliyente. Hindi makapagbayad. Excuse me. Ah, he lived through the night. O sige, nandiyan ako. Well, I'm very sorry. I try to do my best to fight your case in the committee, but there's really nothing I can do about it. Bye. 1992 ngayon at kailanman na pinagbidahan niya na Sharon Cuneta at Richard Gomez. Great. Saan ka kumuha ng photography? Wala ho akong formal studies, mostly in Paris and a summer workshop in Rome. Aside from photography, what else would you like to do in an advertising company like Beat? Would like to try a layout. Very good. Well, congratulations. Welcome to Beat. 1995, muling umawit ang puso na pinagbidahan ni Nora Honor kasama sina Albert Martinez, Donna Cruz at Ian De Leon. No, I
want you here para marinig mo. Isang big time wedding syndicate. Gano'n po ito katotoo? That's not true. Gawa-gawa lamang yan ang mga kaaway ko sa politika. 2002 mano po na pinagbidaan ni Maricel Soriano, Richard Gomez, Chris Aquino, Aramina at Eddie Garcia. Bakit? Mayaman ka ba? Eh bakit ganun? Ang arte naman. Eh tradisyon nga nila yun eh. Ang alam ko, kapag nag-aasawa mga inchik, nagbibigay ng mga mamahaling alahas ang lalaki. Eh, ang magiging anak nyo, saan sila sisimba? Yung mga kapatid niya, yung mga magulang niya. Rafi, ito masasabi ko sa'yo ha, maiilang ka. Mahirap yung magkaiba ang kultura. 2008, School Bukol 20 Years After, Ungasis and Escaleras Adventure na pinagbidani ng Tito Vic and Joey. Teka, napag-aralan mo na ba yung inscription na to? Yes, Dr. Alfonso. Hindi bali na. Kailan mo gusto pa schedule ang official turnover ng Kalinyo Mabot? Wag na muna, Doc. Isabay na natin kapag nakuha ko na yung kampila ni Lapu-Lapu. 2012, migrante na pinagbidaan ni na Jody Santa Maria at Alan Deason kung saan siya ay nahirang para sa Best Supporting Actor sa 2013 FAMAS Award. Nakapag-Hong Kong ka na, ha? Pag Singapore ka, sabi mo mahirap. Wala akong asenso eh kung aasa ako dun sa kinikita ko sa health center tsaka dun sa kinikita ni Annie sa pamamasada niya. Baka raw po. Yung po kasi yung kadalasang nangyayari kapag missing ang FW. TV action drama series ang Probinsyano sa ilang mga episodes nito kabilang ang Happy Birthday Lola Flora na pinagbidaan ni Coco Martin kasama si Susan Roses na pinalabas sa dating ABS-CBN Channel 2 noong 14 ng Nobyembre taong 2016. Hindi po lang, punta po kayo. Where's father? Ay, father! I'm so glad you came, father. 2018 Rainbow Sunset na pinagbidaan ni Eddie Garcia kasama sina Gloria Romero, Tirso Cruz III, Sunshine Deason at Aiko Melendez kung saan siya ay nagwagi bilang Best Supporting Actor sa 2018 Metro Manila Film Festival. Mahal ko siya. Eh alam naman ho namin yun. Higit pa doon. Gusto kong alagaan siya hanggang sa huli niya ang hininga. Napakahaba na ng pagsasama namin ang iyong papa. Kasama namin si Fredo. Ikaw ang pangalawang ama ng aking mga anak. Bakit nating alam na may dugong berde ang Nino Fredo? Tatanda no, magka-holding hands po. Kailan kasi yung isip mo sa sitwasyon ni Papa at saka ni Ninong? Away na yung mga anak natin. Walang may gustong sumuko. Kailangan mong tulong mo. Tulad ng pagmamahal ko sa iyong ina. Pakialam ko anong sabihin nila. Ano? Nabakla ako? Ang kanyang limpaganap ay sa pelikulang Clarita na pinalabas noong 12 ng Hunyo taong 2019 na pinagbidaan ni Jody Santa Maria kasama sina Ricky Dabao at Aaron Villaflor. Ako nang napatay ang babae ito, kanyo. Mahirap kong sabihin. Nagkataon lang ho, Monsignor. Dahil wala naman hong testigo. Si Father Salvador. Parang may mabigat na pinapasan. Ito ang tandaan mo, Father Benedicto. Ang influensya ng demonyo, parang sakit yan. Kaya bantayan mo buti, si Father Salvador. Sige ho, Monsignor. Sana. Mali ang akala ko. Si Mabesa ay pumanaw sa isang pagamutan sa lungsod Quezon noong 4 taong 2019 dahil sa hindi inihiyag na karamdaman. Siya ay 84 na taong gulang. Noong Hunyo taong 2022, si Mabesa ay nagawaran ilang taon matapos ang kanyang pagpanaw bilang pambansang alagad ng sining sa teatro ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you.
Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Marikina at sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo yung channel ito. At pagkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.